Yes guys, good morning again. Meron na naman tayong binabalit itong makina na guys. Yung common nasira na yung machine na 24/7 na naka-andar. So ito guys is yan, kabababa lang. Ito guys is resusciter. Ayan. Resusciter guys. Phoenix Medical. Ito yung Phoenix Medical na lately nila na ano model. Luma na rin to guys. 2013 namin na-acquired to. So ang problema guys, biglang umusok. Umusok daw sabi nung nurse na nag-attend nung ano. Buti na lang walang baby. So umusok daw yung pagsaksak daw nila, bigla na lang daw yung spark. Tapos nangamoy sunog. So tinanggal nila sa user ano area, binaba dito sa biomed. Ayan guys, tingnan natin guys kung ano ang problema niya. So common to sa mga makina guys na 24/7 na naka-under. Kasi nga tayo guys, ito naka ano lang to, naka standby, parang preheating ba, naka preheating lang to guys lagi. Kaya gito ang ganito ang ano to nangyayari pag mga ganitong mga laging naka-under. Kasi ginagamit ito sa aming iskabu department. So, tingnan natin yung titigas. Hindi sa maikot. Ang problema natin, madali lang na gawin itong mga ganitong problema. So, either may problema ka sa power supply or so, una natin guys, ang gagawin na ito. So, kailangan ko ng maliit na alibi. Hi man, good morning. Yes, sir. Mm-hmm. For this, we have this one in the ICU. This is biomedical department, sir. Ha? Saki? Tose? Ha? Copy machine? Okay, I will. Yeah. Okay. Okay, sir, no problem. Okay, sir.
Just call this Mr. Prem. This one? This one is water. Remove? What's this one? Drink. Water coming. That's the one. Water coming here, water. The water coming, that one in the air wash. Mm. It was connected in the drain. Here? This one? Black? No, no. Check in the another one, another room. Check as the same. Check in the other room. There is a one in the other room. Samahan mo kaya sa si Japper. Nagli-leak yung tubig ng ANT. So ayun guys, yan yung tatanggalin natin dito yung power supply niya, kasi dito yung pinaka main supply. So hinuhugot lang to guys, mga ganitong model. Medyo mahirap tanggalin, sobrang dumi. Hugutin mo lang to. So yun yung nakita kong sunog guys. So sobrang dumi. 9 years ngayon lang siya nabuksan guys. So yun, sunog ang board. Yan, ngayon yung nasunog guys, resistor. So may dinali din yan, hindi lang resistor yan, meron din dinali na ano yan guys, yung tag nito, yung transistor. So bubuklasin na, babuklasin natin.
ng ano, resuscitate. Maganda buksan natin para malinis, makasis natin ng maayos. At dito lang sa baba mahirap i-access, so hindi natin ito. Mas mabilis yung access guys kung tatanggalin mo itong cover sa ibabaw. So para malinis na rin, access na natin yan. Guys, ang lupit, sobrang dumi. Kaya naman pala, tanggalin ko lang yung so almost 10 years to guys, hindi pa nabuksan. Ngayon lang sa nag, ngayon lang sa bumigay. Kaya oh shit. Over para malinis. Oh, grabe ang dumi. Tama guys, sa sobrang dumi. Wow. Ayun guys, oh. Ang lupit sa dumi. Yan. Kaya siguro bumigay na rin yung ano niya, yung power supply niya. Ayan. Kaya siguro nasunog yung power supply sa sobrang dumi. Kaya hirap talaga pag bihirang nasira yung makina. Pag nasira naman, ngayon mo lang bubuklatin, puro basura. Linisin ko muna siya guys kasi sobrang dumi. Lalabas ko muna siya. So, ayan, sobrang dumi. So, ngayon doon ko siya sa labas lilinisin. Bubugahan ko lang siya ng air para matanggal yung sobrang dumi niya. Grabe, putik. Ayan guys, linisin ko muna guys. Ayan guys, nung after natin na malinis yung unit. So, ayan, malinis na siya. So, ayan. Ayan mo naman yung linis yan guys. Bin-lower ko lang yan sa labas para malinis talaga. Tanggal lahat yung mga alikabok. So malinis na siya. So ngayon tatanggalin ko na lang itong board to guys. I-repair ko itong board na to.
Tingaling ko lang yan. So ayun guys, kuha natanggal ko na yung board. So ayusin ko lang siya. So hindi bumigay yung fuse. Sinunog lang na yung resistor. Yung resistor na nakakonek sa yan guys, shorted na yung ECR. So ayan o, sunog. Hello engineer. Morning sir. Fine, fine. Yeah. Yeah, this ultrasound. Yeah. This one is in the OBD, and I send you the clinic number. So in the building C. Yeah. Okay. Sir. This one is intermittent, sir. Sometimes working when on, but it's long time to turn on this one. I check before this one. 4 times I on and off. Maybe you need to clean only the power supply. I already check also the power supply. Okay sir. Okay sir. Okay, thank you. Kumawag yung ano guys, yung RTS group, sila yung gumagawa ng mga ultrasound namin, so tinatawag ko lang. So Almana pa din sila, pero isang group, ibang group naman, ibang Biomed, pero ibang group sa mga RTS sila, Radiology Response Team.
ang tanong, anong value nito, guys? Hindi ko alam yung value nito. Pagtang ko na lang sana ng resistor. Kailangan yung value. Hanapan ko pa ng value to. Tunaw. Yan. Tunaw. Ang resistor. Natunog. So, saan yung aking brush? Sunog na sunog yung board eh. Oh. Itim. Hindi nasunog yung linya. As in. Ngayon, i-bypass natin tong coil na to. R5, R6, R3. R3 yung nasunog. So, check natin kung anong value yung mga R1, R2. Tin ohms. So ito guys, wala siyang ibang dinamay dahil tingin ko nakat kasi yung supply dito ng ano, kaya yung line neutral niya nasunog. So yung ito na to, jumper na to, nakapalay line 1 to eh. Ayun, line 1. So nasunog siya, kaya wala na siyang power. Ayun, nasunog yung linya. So gagawin natin, bypass natin kasi nagkakaroon ng, pag hindi mo to kinukutkot, nagkakaroon siya ng carbonize yung ano, mayroon pa rin siyang contact, kaya dapat yan lilinisin. Hanap muna ako ng resistor, guys. Maghanap muna ako ng resistor. So ayan sir, ayan mga boss, tinignan ko yung shorted tong ano niya, BT812 600V. So ayan guys, so hindi kasi makita dito, maliit eh. So ayan, so di ka na sa microscope. Ayan, yun. Ayan. BT12 600B. Ayan guys, si ano, Triac. So yan ay Triac. Titingnan ko sa system natin. Tingnan ko muna dito sa ayan. BT12-600B data sheet. So dito guys, kung gusto nyong malaman yung value, value ng ano na yan, kung ano yung item na yan, kung Triac ba yan, resistor o IGBT, IRF, MOSFET. So tingnan mo lang sa, search mo lang sa all data sheet guys, so makikita mo na yan. So tingin ako dito is Triac sa guys, na 612 ampere. Ayan, BT812 12 ampere na Triac. So ngayon papalitan ko siya. Shorted na siya guys, kaya kailangan ko rin palitan. Ang problema ko lang resistor. So tinan ko rin yung resistor kung anong value niya. So most din nasa 1K o
10k yan, guys. Kasi yung mga low resistance, hindi nasusunog yan, guys. Bihirang sunugin. Okay. Kaya tingnan ko muna. So yan, guys, meron akong nakuhang lumang power supply na Phoenix. Ayun, luma. Ito yung luma namin na ano eh, Phoenix NWS-1100. Luma itong mga power supply na ito, guys, pero makakahoyan ko pa yung pyesa. Kasi yung item na ito, diniscard ko na. So kinuha ko lang yung mga power supply niya. So meron akong nakita ditong BT-812. So gumagana yung BT-812. Tapos tiningnan ko na rin yung resistor niya. Ayan, ito yung resistor na ito, guys. So ang value niya is 700. Ano ito? Ito, 510 ohms, guys. 510. Ayan, guys. 510. So, yun. So, yung nakakonect sa BTE12 nakakonek, ito yun. Ano? Kailangan nakakonek siya sa gitna ng triac. So, gitna ng triac nakakonek, dapat siya ay anong value? Ito yun. Yan. Ayun. So ayun, guys, ito yung nakakunik sa gitna na resistor. So pumunta siya ng optocoupler. So ito dapat ang value. Ito dapat ang kukunin ko. So ang value niya is brown, brown, red. Value niya is brown, brown, black, black, then gold, silver. So yan is brown, brown, 110 ohms. So ito yung kunin ko, guys. So, mas maigi kung kakatintin sa 1K, sorry, 1K pala. Sabihin ko na 1K. So ito, guys, ito yung dapat kong kukunin. Kasi ito yung nakakunik sa yan ang kinagihan, guys, pag meron kayong mga luma na ay machine, kunin mo yung board, huwag mong itapon kasi mapakinabangan mo yung balang araw. So ito yung ginagawa ko, tinatabi ko lang. So yan, may umuwi na akong triac diyan, tsaka resistor. So hindi na ako bibili. So kasi mahirap din bumili dito, guys, sa ano namin, sa lugar namin. So sukatin ko siya. So ang resistor niya is ayan, guys. Ang resistor niya is 1K. So brown, brown, black, black. Then brown, brown, black, black, brown pala. So ano to? Ayan, guys, malinaw dito. Ayan. Brown, brown, black, black, brown. Kaya pala 1K. So ayan, guys, 1K siya. So ito yung papalit ko. Tapos tutanggalin ko lang yung triac niya. So matanggal ako ng triac din. Isa. Ayan, guys, yung aking triac na isa nakukuha. Ayan,
BTA 12600C. So, sukatin ko muna siya ng kung buo ba siya. Dapat yan walang reading yung gitna. Yan. Dapat yan guys, ang triac reverse forward ng 1 in 3 meron. Dapat yan pares ang value. Yan. Pero hindi dapat sa shorted. Yan. Yan, reverse forward meron yan, 70 ohms. Ah, ito wala gitna. Yung gitna tsaka pin number 3 wala. Tsaka gitna pin number 2 wala. Ayan, yan yung buo. Ito guys, meron na itong luma. Ayan. Meron din siya. Ayan. So, siraan na yan. Kapalit ko lang itong isa. So, ililipat ko lang yung heatsink kasi medyo malaking heatsink yung kabila. Ito maliit. So kailangan problema ko pala yung paa medyo maikli. Maikli ang paa, magdadagdag ako. Magdagdag na habaan ko yung paa kasi hindi aabot dun guys ay ano niya, kailangan ko lang siya ng mag ano yung paa niya kasi hindi siya aabot. Ayan guys, kasi sunog na yung PCB ko dito, dito ko sa ikabit sa likod na lang guys, dito ko na lang i-jumper sa likod, so okay lang din naman yun. So ayan guys, problema ko na lang yung triac. So kailangan ko na maglagay ng paa. Tsaka mga guys, ito guys, yung wire na to kasi sunog na, itatransfer ko dito. So ayan guys, naipalitan ko na yung triac. Ayan, yung triac, yung wire ko is tinilipat ko sa sunog doon. So pati yung resistor ko nandito na guys sa likod. So tatry na lang natin to guys. Ayan guys, yung pala guys, yung ano nga pala guys, yung sunog na PCB, kailangan mo takpan ng ano yun guys,
yung ganito, yung thermal paper, yung paper na nilagamit sa mga insulation. So para hindi siya mag, kasi guys, pag hindi mo tinakpan yan, baka kasi magkaroon ng spark. So magkaroon ng carbon, mag-i-spark na naman yan, kaya sunog na naman. Kaya nilalagyan ko ng parang papel. So thermal paper yan guys. So ayan yung finished product. So iti-testing na lang natin guys. So hindi na ako mag-check nito ng mga diode, kasi nga ano naman eh, hindi naman pumutok yung fuse eh. Kung pumutok ang fuse, kailangan ko mag-check ng mga diode dito sa mga transistor. So hindi pumutok yung diode, ang nakita ko lang is yung layout is putol yung line 1 na papunta doon sa triac. So hindi na napaputok yung ano. So wala kang shorty dito sa mga diode. Okay guys, ito nga pala, ibabalik ko na ito guys dito. So ito nga pala ang resistor guys, hindi yan sa dito tatama, kasi meron siyang gap. So walang problema, so kahit sa likod mo ilagay siya. So ayun guys, testing na natin siya. Testing na natin guys. Hangin lang muna natin yan para pwede naman ikabit natin ito. Thank you.
So ayun guys, testing na lang muna natin. Ayan. So naikabit natin lahat-lahat. Ayan. So hindi ko muna ikabit yung fan. Testing lang muna natin kung may power na ba, kung hindi masya usok. Ayan. Moment of truth tayo guys. Bismillah. Ayan. So ayan, power on na natin. Sana hindi siya puputok. Yun, may power na siya guys. Ayan. Diba? So may power na yung ilaw, yung power supply ko. So dito na lang muna tayo mag-check. Ayan, power on natin. Ayan, may power guys. So yan, may display na rin siya. Pero hindi maliwanag ang display. Yan. So umiinit na siya. So yan guys, menu. So sinasabi niya dito is probe fail. Bakit may probe fail siya? Ito lang naman yung probe niya. Kasi malamig pa. Ito natin lagay. Yan. So nawala na yung probe fail doon guys. Yan. So yan guys, yan lang ang problema niya talaga. Yung resistor na nasunog. Resistor at saka yung triac guys, yun ang sira niya. Kasi yung triac, yun yung control ng power eh. Nagkocontrol ng heater dito. Sa heater yan guys, yung triac nagkocontrol. So ayan guys, mainit na siya. So ayan. Ayan, mainit na siya. So temperature niya is centigrade. Bakit? Skin probe ba? Ayan. Ayan guys. So nag-heating pa siya. So naka-manual ako. Kung naka-servo, ah, naka-lock pala. So naka-lock siya, hindi mo siya mailipat ng servo. So set natin is 35. Alam natin. Kasi nag-alarm siya guys, kasi mababa pa yung low temperature. Yung low temp ang sinasabi niya. Naka-servo ako. So ayan guys, okay na siya. So gumagana naman siya ulit. So yun lang guys, yun lang ang may problema talaga niya. Yung ano, tingnan mo yung heater niya guys, nagbabaga. Yan. So yun lang talaga ang problema niya guys, yung power supply. So madali lang i-repair yun guys, basta meron kang pampalit na pyesa. So napakinabangan ko yung lumang power supply ko ng servo na Phoenix. Luma yun guys, pinakaluman-luma, pero paras lang rin na gumagamit sila ng triac sa resistor. So yun na nakuha ko, triac at sa resistor. So ayan, gumagana na siya. So okay na siya guys. Ayan guys, so dapat 35, magkocontrol na yung aking 35 degrees. Dapat yan, magkocontrol na yung aking
kukontrol na dapat yung aking temperature. So, malamig kasi yung kwarto ko guys, kaya tingnan mo rin kasi natin, importanteng tingnan guys yung control ng heating temperature, kasi pag nag-overtemp yan, yari na tayo sa patient yung baby, baka matusta. Kaya kailangan talaga minomonitor mo yan, tine-check mo yung temperature, yung cut-in, cut-out. Yun ang importante sa mga ganitong servo, sa mga resusciter. Yan. Kailangan mong ma-check yung ano niya, yung cut-in, cut-out ng temperature. Kasi pag nag-overtemp, delikado ang pasyente, delikado ang baby. Baka magkaroon ng hyperthermia. Hyperthermia. Yan ang mga term nila. So yan, 35 ang settings to guys. Yan. Dapat yan pag nag-35. Yan guys, 35, 36 na. So namatay na yung heater ko guys. Ayan o. Tapos sabi niyan overtemp. Kasi nga guys, itong sensor, nililip, nilalapit ko dito. So yan, pag 35, yan, nagko-control siya. Nagko-control. So ganoon lang guys, kasi simple yung itong makina. So mga ganito naman, 34, naglulo naman siya. So pag nilapit mo lang siya dito, so may cut-in, cut-out siya guys na sensor. So okay siya, gumagana siya kahit ano ko siya. Yan. Yung nag-a-alarm siya kasi nga low. So ilalapit ko yung yan. Ilalapit ko yung ano, 34. Ayan, 35. So nagko-control siya guys. Ayan. So ayan guys, pag 35.5, sinasabi niya high. Kasi nga guys, ito yung sensor niya. So at least guys, gumagana na siya. So wala nang problema. So sana may matutunan kayong konti guys sa pag-repair ng mga ganito. Okay?